Dito sa first quarter ng labang Sixers at Boston, makita nating pagtapos ng step back ay na-foul po ni Al Horford itong si James Harden. Tinawagan to ng flagrant foul penalty 1. Now according sa rule number 12 ng NBA, ang flagrant foul penalty 1 daw ay isang contact committed against a player with or without the ball at ito ay interpreted ng mga officials bilang unnecessary. Kaya kung babalikan natin ang clip na ito, I think tama lang rin naman yung tawag. Dahil nga doon sa Kawhi Leonard at Zaza Pachulia incident ay inimpose na talaga ng liga yung ganitong klaseng mga ruling patungkol sa pagprotekta ng landing spot ng mga tumitira na players. And dito, kita naman natin na although hindi naman sinasadya ni Al Horford, sinakop niya itong landing spot ni Harden at natapakan pa nga niya yung paa ni Horford. So I think warranted naman yung flagrant 1 dyan with regards to protecting the shooter. Kaso knowing James Harden na isang rule bender talaga, sinubukan niyang abusuhin ang rule na ito. Pagkatapos ng pick play ay nag-switch ngayon sa Grant Williams kay Harden. Forward to pero may size naman siya ng isang wing player. In terms of height lang naman. At ayan, nag-step back na naman siya at para makompensate po ng defender yung distance na nakikreate ni Harden, talagang tatalo ng todo itong defender, di ba? And yes, may contact nga talaga. Do kumpara kanina ay tinwist ni Harden yung leg niya para lalong mabenta yung foul. May contact talaga at hindi naman natin maikakaila yun. Pero ang tanong natin, bakit kaya hindi rin ito flagrant 1? Ang pinagkaiba lang naman ay mas binenta ni Harden yung tawag niya. Pero halos parehas lang din na diskarte galing sa step back at parehas lang ding sinakop ng defender yung landing spot ni Harden regardless. Now ito, absurd na talaga. Ganun pa rin naman yung ginawa niya, step back. At alam na ni Griffin yung gagawin nyo, inaangat na talaga niya yung kamay niya para i-contest. Umiwas din siya para hindi niya sakupin ang landing spot ni Harden. I think good defense to sa parte ni Blake. Sadyang naistorbo lang talaga si Harden dyan. At kahit na yung referee na nga na ito yung may pinakamagandang view sa nangyari, tinawagan pa rin niya yon ng foul. Dito nga makikita natin na halos walang contact talaga eh. It's crazy mga idol na lahat ng ito ay nangyari lang sa isang quarter. Kung naaalala ninyo, dati na rin po itong naging hot topic si Harden sa pagbend niya ng mga foul baiting, pati step back at sidestepping rule, na ngayon ay nanormalize na sa liga. At naluto rin naman siya sa sarili niyang mantika sa play na ito, kung saan naramdaman niyang nakababa ang kamay ni Derek White sa kanyang shooting hand at agaran siyang nag-attempt na tumira. Pero foul baiting yan mga idol, kaya good no call to para sa mga ref. First game pa lang naman to at olats rin naman ang Sixers sa juggernaut na opensa ng Boston Celtics. Pero kung Sixers fan ka, I think okay to para sa team nyo na nakikita mong aggressive si Harden sa mga ganitong galawan at binibigyan niya talaga ng pressure ang mga ref na tumawag ng foul. Hindi na nga nagiging konsistente. Para sa akin ay parehas na flagrant foul yon, pero dahil nga ang pangit panoorin nung inaabusin ni Harden yung role niya, normal foul na lang itinawag doon sa pangalawa. Redemption season din to para sa kanya at ang dami rin kasing nagsasabing palubog na yung career nito eh. So on an individual note, good game pa rin naman ang nagawa nito ni Harden offensively at nagkaroon siya ng team high na 35 points, 8 rebounds and 7 assists on 64.3% shooting from the field. Grabing efficiency rin yan sa kanyang parte. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.